What is up, guys? Welcome back to my channel. MIDGE here para sa isa na namang video. And today, medyo magkukwentuhan ulit tayo, no? Wala munang mga tech review. Okay, so ano ba ang pagkukwentuhan natin ngayong araw na ito? So kanina, nag-browse ulit ako sa Facebook and naisipan kong, alam mo yun, mag-check ng mga videos on Facebook. And I come across this video. Again, this is another prank video. Okay, wherein ang prankster is anak and ang prinak niya is yung kanyang nanay. I've actually watched this kind of prank video before. I think that was 2 or 3 weeks ago. Yung setup naman nun is ibang tao and ang prinak is yung tatay. For that video, what happened was, yung tatay, dahan-dahan pumapasok sa bahay. Okay, sa bahay. Galing sa labas yung tatay. And then, nakapatay yung ilaw. So, pagpasok ni tatay, nakaabang na si anak na lalaki. And, gugulati na si tatay. So, biglang binuksan yung ilaw, and si anak na sa harap mismo ng face-to-face sila yung tatay na sumigaw. Siyempre, si tatay napasigaw din, napatili actually. And yung caption, eh parang si tatay nag-iba ng ano. Nag-iba ng landas, parang ganyan. Kanina naman, yung binabrowse ko, anak din na lalaki, but this time, si nanay naman. Si nanay nakahiga sa kama, si anak nag-video-video, and then si nanay nagsiselfone siya. Itong si anak na lalaki, biglang kumanta ng pasigaw. Okay, ang kinanta niya is a popular song. Copyright. So, kumanta siya gano'n, bigla siya sumigaw ng pakanta ng song na yon. Yung nanay niya, syempre, ang initial reaction ng nanay niya, magugulat. As in, gulat na gulat yung nanay niya, nakingisay sa kama. So, why am I bringing up this topic? Una-una, disrespect. The act itself is disrespectful. I have nothing against pranksters, okay? However, piliin nyo naman kung sino yung mga ipaprank nyo at piliin nyo kung anong klaseng prank ang gagawin nyo. Secondly, it is not a good thing to prank yung mga magulang nyo. Especially, alam naman nating lahat na nagkakaedad na yung mga magulang natin, okay? That is a very sensitive thing to do. I mean, to prank your parents. Alright? Doon sa first video, alright? Sa first video na napanood ko, so, paano kung ginulat niya yung tatay niya? Feeling ko nasa kusina. Yung tatay niya, feeling ko sa kusina pumapasok eh. Kasi parang ang background is lababo. Paano na lang kung pagkagulat niya, yung tatay niya, sa sobrang gulat, nadulas, tumama yung batok dun sa kanto ng lababo. O ano nangyari? Alam niyo na. Same thing with yung panggugulat ni anak sa recent video, sa panggugulat ni anak sa nanay niya. Paano kung pagkagulat ng anak niya, ni anak sa nanay niya, si nanay niya, although sabi naman natin na healthy, pero syempre out of nowhere gugulatin mo yung tao. Paano kung biglang atakihin sa puso? Okay? Atakihin sa nervyos. Sige, sinugod natin sa ospital, tapos natigok. Diba? Ikaw bilang anak na gumawa ng katarantaduhan na yon, yung kagaguhan na yun sa nanay mo, sa tatay mo, Ano na lang ang maiisip mo? Right? Ano na lang ang maiisip mo? Diba? Siyempre, habang buhay mo, dadalhin yung kalungkutan na yon. Tapos ang nasa isip mo palagi, ako ang dahilan. O, diba? Sa agaguhan mo, sa katarantaduhan na pinaggagawa mo sa buhay, na pati nanay at tatay mo, pagtitipan mo. Edi, nagmukha ka lang gago. Kasi ikaw yung naging dahilan. Yung katarantaduhan mo yung naging dahilan para bawiin sa'yo yung nanay at tatay mo. Okay, yung mga magulang mo. Kaya nga, again, hindi maganda na ipaprank mo yung mga magulang mo or kahit sinong matatanda. Okay, hindi siya advisable na gawin natin eh. Prank natin yung mga magulang natin ng ganun. Alright. Siyempre, di ba, paggalang eh. Andyan yung salitang paggalang. Kailangan, you need to pay respect to your parents all the time. Okay? The key word is respect.
Siyempre, kailangan lagi tayo may respeto sa mga magulang natin. Pasensya na kayo, tingin ako natingin sa baba kasi naglalaro ako ng makeshift. This is a makeshift Lego fidget spinner. Pinaghirapan ang dali ng nanay mo sa tiyan niya. Okay. Sana man lang bilang ano or pinaghirapan tayong buhayin ng mga magulang natin from the very start na pinanganak ka. Eh hindi magandang sukli or hindi magandang gawin yung ipaprank mo sila ng ganun na katarantaduhan lang kasi ipopost mo pa sa Facebook. Mababash ka lang. Okay sana kung yung tipo ng pampaprank na ginagawa mo, katulad ng pampaprank na ginawa ng mga ibang tao, yung panggugood time, hindi yung totally prank, panggugood time, yan. Yung maglalagay ng pera sa mga baso, tapos papipiliin yung tatay o yung nanay nila kung sining ko ano yung kukunin. Diba? Tapos, pag nag, alam mo yun, pag nagkamali, ibibigay pa rin nila yung pot money dun sa nanay nila kahit hindi nagkamali. Yun ang malupit na prank, diba? Although, ginugood time mo ng yung magulang mo konti, still, di ba, parang binibigyan mo sila ng, ano, binibigyan mo sila ng napagandang experience in their lives na umangat ka sa buhay. I mean, pinaparamdam mo sa mga magulang mo na umangat ka sa buhay. Siyempre, dahil sa kanila yon at dahil sa pagsisikap mo rin. In return, sinusuklian mo yung mga bagay na binibigyan nila sa'yo before. Itong isipin natin, sa pag-angat natin sa buhay natin, okay, hindi natin mararating yan kung hindi tayo inalagaan at inaruga at prinotektahan ng mga magulang natin. Simulan yung pinanganak tayo. Never mo mararating yan. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na nung naging successful kayo, ako lang to. Yes, sa trabaho, ikaw yung naging successful, pero bago ka marating sa sa trabahong tinatamasa mo ngayon, yung kita mo doon sa trabaho mo, may pinanggalingan ka bago yan. So, you need to look back. Okay, you always need to look back. Diba? Sa pamilya mo, sa magulang mo. At least, habang nabubuhay yung mga magulang mo, eh, nabigyan mo sila ng pagmamahal, atensyon, kalinga. Actually, ang mga magulang natin, sinabi ko na ito sa previous vlog ko, hanggat nabubuhay yan at kahit na pumanaw ng mga magulang natin, wala tayong ibang dapat ipakita dyan kundi purong pagmamahal lang. Okay? Wala nang iba. Yun lang. Again, ginagawa ko itong vlog na ito kasi I am really against yung mga pinaprank na mga magulang. Okay? Or yung mga matatandang pinaprank. Kasi it's unhealthy. Tapos, yun yung mga tipo ng prank na pag nagkamali ka lang ng konti, eh, pagsisisihan mo habang buhay talaga. Alright, so guys, that is it for today's video. Again, isa lang tong biglaang vlog. Okay, it's a very random vlog and hindi ko alam kung i-edit ko pa to or what. Pero siguro naman kahit pa paano i-edit ko siya. Ako kasi, just so you know, meron akong artistic side wherein pagka sobrang niyon, sobrang gumagana yung pag-artistic side ko, eh ano, nasa mood akong mag-edit talaga. Pero pag yung mga tipong medyo bad trip ka dahil sa mga napanood mo kasi ginawan mo. However, hindi naman ako ano totally na all I'm saying is that kaya ako siya ginawa to, ginawa ko ng video tong vlog, itong pagkakataon na to, itong pangyayari na to, just to spread awareness na hindi talaga magaling at hindi maganda at hindi mainam na pinaprank natin, inuulat-ulat natin yung mga magulang natin. Okay? So once again, that is it for today's video and sana kahit pa paano meron kayong natutunan and kung sino man yung mga nagbabalak na magprank tapos i-upload nyo pa sa social media yung mga pinaggagawa nyo, yung kagaguhan. Paprank nyo yung magulang niya, upload nyo sa social media. Huwag nyo nang ituloy kasi magmumukha lang yung gago. Okay? So again, thank you very much for watching and until the next video. Bye. Gagawin ko pala.